Magandang araw sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay ng Teleturuan. Ako ang inyong guro na maghahatid sa inyo ng aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, ginang Florencia G. Concepcion, guro 3 mula sa mataas na paaralang nasyonal ng San Jose. Sa nakalipas na taon ay naging malalim ang pagtalakay ninyo tungkol sa inyong mga sarili at dumaan ang bawat isa sa inyo sa mahabang proseso ng pagkilala at pagpapaunlad sa inyong pagkatao. Ngayon, lubusan na ninyong kilalang yung mga sarili, hindi ba? Gayun din ang mga nais nyo sa buhay. Kung kaya't sa pagkakataong ito, inaasahan na handa ka ng lumabas sa iyong sarili at ituon ang panahon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong kapwa. Halina't pag-usapan natin ang pinakamalapit mong kapwa. Walang iba kundi ang iyong pamilya. Iyan ang tatalakayin natin sa Module 1. Ang pamilya bilang natural na institusyon. Narito ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluensya sa sarili. Pangalawa, nasusuri ang pag-iral ng pagmamahalan at pagtutulungan sa isang pamilyang nakasama, namasin o napanood. Ikaw, ano ba ang karanasan mo sa iyong pamilya na masasabi mong nagbigay ng magandang turo o mabuting aral? Maaari mo bang alalahanin ang mga bagay na yan at ibahagi mo sa amin? Tunay nga na kay sarap pag-usapan ang tungkol sa pamilya, hindi ba? Subalit, sapat na ba ang alam mo sa tunay na saysay ng iyong pamilya sa sarili mo at maging sa lipunan? Paano maiuugnay ang pamilya bilang likas na institusyon sa pagpapaunlad mo bilang tao at sa iyong pakikipagkapwa? Halina't alamin natin ang mga bagay na ito. Simulan natin sa pagkilala sa bawat miyembro ng pamilya. Sino-sino bang miyembro ng bawat pamilya nyo? Lahat kayo ay batid kung sino-sino sila. Simulan natin sa simpleng paglalarawan sa kanila. Magbibigay ako ng mga kataga patungkol sa mga kasabi ng pamilya nyo at sasabihin nyo kung sino sila. Ikaw ay lakas ng aming tahanan, laging nakaagapay sa pamilyang minamahal. Sino ang aking tinutukoy? Tama kayo. Siya ang ama ng tahanan o ang ating tatay. Sa pag-aasikaso, ikaw ang number one. Hindi pinapabayaan mga anak na mahal. Sino naman kaya ang tinutukoy ko dito? Tamang muli, ito ay ang ina o nanay na laging andyan para pangalagaan ang mga anak. Sa gawaing bahay, katulong ka ni inay. Kay bunso ay laging nakabantay. Sino naman kaya tinutukoy ko dito? Tamang muli, ikaw bilang ate, ganun din ba ang ginagawa mo sa loob ng tahanan? Gawain naman sa bahay na tulad ng kay itay, lagi niyang ginagawa para pamilya ay mapaglingkuran. Patid ko na lahat ay iisa lamang ang sagot ninyo. Tama kayo. Siya si kuya. Katulad ni ate, tumutulong siya sa mga gawaing mas mabigat kaysa sa mga gawaing bahay. At syempre, silang dalawang tumutulong sa nanay sa pag-aasikaso sa iba pang miyembro ng pamilya. Kaya't alamin naman natin kung sino pa yung ibang kasapi sa isang pamilya. Munting gawain itinutulong sa atin, ligayat ngiti, biyayang hatid sa atin. Tama kayo, siya ang ating mahal na bunso. Hindi man laging nakakatulong sa mga gawain, may mga bagay pa rin na naidudulot sa atin kaysa ya kapag siya'y naglalambing, hindi ba? Ngayon ay natukoy muna ang mga kasapi ng pamilya na may malaking ginagampanan o gagampanan sa buhay mo. Kilalanin naman natin ang kanilang mga kontribusyon para sa sarili mo at sa iba pang kasapi ng pamilya. Gamitin nga natin itong istruktura ng bahay bilang kagabitan upang ilarawan ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahalagang contribution nila sa iyo, sa iba pang kasapi o sa buong pamilya. Simulan natin sa ama ng tahanan. Saan mo ba siya maihahalin tulad? Bakit parte ng bahay na iyon ang iyong napili? Tama. Ang ama ng tahanan ay maihahalin tulad natin sa haligi ng bahay. Dahil siya ang nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga anak at naghahanap buhay para sa pamilya.
Siya ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Bukod sa support ang binibigay niya, siya rin ang nagpapatatag ng pundasyon ng pagsasama ng pamilya. Magsisikap para magandang buhay ang maibigay sa inyo. E ang ina naman kaya ng tahanan, saan niyo siya ihahalintulad at bakit kaya? Tama, ang ina ang ilaw ng tahanan dahil siya ang nagsisilbing gabay sa mga tahaki ng kanyang mga anak. Siya ang gumagabay sa bawat gawain ninyo bilang mga anak at nagtuturo kung paano kayo magiging mabuting tao. Hindi ba't lagi kanyang pinapangaralan sa tuwing nakakagawa ka ng mali sa iyong mga kapatid, maging sa ibang tao? Kung kaya nga talaga masasabi natin na siya ang nagsisilbing liwanag sa mga dinadaanan niyo sa buhay patungo sa hinaharap. Silang dalawa ng ama ng tahanan ang nagpapatibay sa samahan ng pamilya, tulad ng mga haligi na siyang dahilan kung bakit matibay ang isang bahay. At alam niyo ba kung ano ang sikreto sa matibay na pamilya? Tama kayo, ang pagmamahalan sa isa't isa. Ano naman ang masasabi mo sa ate at kuya ng pamilya? Tama kayo, ang ate at kuya ay maihahalintulad natin sa mga pader o dingding ng bahay. Dahil sila ang mga tumutulong sa ama at ina upang maging mas lalong matibay ito. Sila rin ang sandigan ng mga nakababatang kapatid. Tinuturo nila sa mga nakababata nilang kapatid ang mga magagandang aral na kanilang natututunan sa kanilang mga magulang. Bukod pa riyan, ginagabayan nilang mga nakababatang kapatid lalo na kapag wala si nanay at si tatay. Ngayon naman ay ang bunso. Saan niyo ba siya pwedeng ihalintulad? Tama, siya ay maihahalintulad sa mga bagay na nagbibigay saya sa atin sa loob ng bahay. Dahil silang nagbibigay ng ngiti at saya sa pamilya, inaalagaan, laging ginagabayan, pinag-uukulan ng pagmamahal. Napapangiti nila kayo kapag kayo ay may mga problema sa buhay at napapagalitan ng inyong mga nanay, saka ng tatay. At kapag siya ay lumaki na, katuwang niyo na rin siya sa mga gawain ninyo sa loob ng pamilya at kung ano ang mga natutunan mo mula kay nanay at kay tatay ng mga magagandang aral, binabahagi mo din yan sa kanila. Ngayon, anong natuklasan mo matapos nating maisalarawan ang bawat miyembro ng pamilya gamit ang istruktura ng bahay? Mas napahalagahan mo marahil na ang ginagawa nila para sa iyo ay ang mga tungkulin na nakaatang sa kanila bilang kapamilya. Dahil tulad mo, mayroon ka rin tungkulin at gampanin sa iyong pamilya. Ngayon ay maaari mong sagutin ang tanong na ito. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin? Anong mga katangian ang taglay mo ngayon? Ang impluensya ng iyong pamilya. Sa ating pagbabalik ay ating tatalakayin ang mga karanasang nakapagbigay sa inyo ng magandang aral sa buhay mula sa inyong pamilya. Magbabalik ang DepEd Hour Teleturuan makalipas ang ilang sandali. Nagbabalik ang DepEd Hour Teleturuan. Ngayon ay dadako na tayo sa mga karanasan at gawin na inyong nakapulutan ng aral. Ano-ano naman kaya ang mga hindi mo malilimutan na mga karanasan na kasama ng iyong pamilya o kaya ay mga gawain ninyo na nakapagbigay sa iyo ng malalim na pangunawa tungkol sa pagharap sa buhay? Maaari mo nang ilahad ang mga karanasang ito na nakapulutan mo ng magagandang aral na siyang nagiging gabay mo para sa paghahanda mo sa iyong sarili para sa mas malawak na mundo ng pakikipagkapwa. Maaari natin itong isa-isahin at tukuyin. Nakahanda ka na ba para sa gawain ito? Gawin natin gabay ang mga sumusunod na halimbawa. Sa bawat pagkakataon na kayo ay magkakasama sa hapagkainan at nagdarasal bago kumain, ano kaya ang iyong natutunan? Natutunan mo ba ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng isang pamilya sa hapagkainan at mga masasayang usapan na nagpagbubuo ng malalim na ugnayan at pagmamahalan ninyo sa isa't isa? Naisip mo ba na napakasarap kumain na kasama sila kung kaya nga kailangan mo pang makauwi ng tama sa oras para samahan sila sa luhan sa hapagkainan?
Sa bawat pagkakataon naman na sama-sama kayong nagsisimba tuwing araw ng Linggo, natutunan mo ba magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya mula sa Diyos at sa inyong kapwa? Natutunan mo ba ang kahalagahan ng araw ng pagsimba o pagsamba? Pagdarasal bago matulog at pagkagising sa umaga. Sa pagdarasal mo bago matulog na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang, natutunan mo ba na magpasalamat sa maghapong pag-iingat ng Panginoon sa iyo sa lahat ng iyong mga gawain? Naging mas malapit ka ba sa Diyos dahil sa mga karanasan na ito na natutunan mo sa iyong pamilya? May mga pagkakataon din na napapagalitan kayo ng nanay at tatay. At sa pagkakataon na pinapagalitan ka ng iyong magulang dahil sa mga nagawa mong mali sa loob ng tahanan at maging sa labas ng tahanan, ano ang iyong natutunan? Sa bawat pangaral na ito, naging masunurin ka ba? Naisip mo ba na ang bawat pangaral nila sa iyo ay pagtutuwid sa mga mali mo at inihahanda lamang nila upang maging mabuti kang tao? At sa mga pagkakataon naman na ginagabayan ka ng iyong pamilya sa pag-iwas sa pakikipag-away, alisin ang galit sa puso. Ano'y natutunan mo? Dahil dito ba ay natuto kang magpatawad ng kapwa? Natutunan mo ba kung paano sila mahalin at bigyan ng paggalang? Sa mga pagkakataon na pinapaalalahanan ka ng iyong mga magulang na pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, sa bawat paalala nila sa iyo na pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, hindi ka ba nagsasawa? O mas naisip mo na ang sinasabi nila ay para sa maganda mong kinabukasan? Ngayon, ikaw naman ang magbahagi ng iyong karanasan sa sarili mong pamilya. Ibahagi mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng photo journal at ilahad mo ang mga magagandang nagawa sa iyo ng mga karanasan ito. At matapos ito, ay sagutin mo ang sumusunod na mga katanungan. Ano ang iyong naging damdamin sa pagsasagawa ng gawain ito? Ano ang mahalagang realisasyon na iyong nakuha mula rito? Bakit mahalagang maglaan ng panahon upang suriin ang iyong ugnayan sa iyong pamilya? Anong binigay ng pamilya na tunay na nakakatulong sa isang individual upang mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa pakikipagkapwa? Nawa ay marami kayong natutunan at nasiyahan kayo sa araling ating tinalakay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan muli. Florencia G. Concepcion, Guro 3, mula sa San Jose National High School, isang magandang buhay para sa inyong lahat.